What do you want to tell them? Daddy has a new girlfriend, and I am very mad at Daddy. How does the new girlfriend look like? I don't know. She's my friend. She's ugly. He's pilapil joking. Pilapil mo. Ang sabi mo? Dahil ganito ako, may karakas pa rin. May karakas pa din. Kung baga kahit saan mo dalhin, may sex appeal. Kung baga. Kahit saan mo dalhin. May sex lang, walang appeal. Welcome back sa bagong yugto ng buhay namin dito sa Germany. At syempre, kayo po ay nanonood ng Team Lumen sa Germany. Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe button. Isama mo na rin ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga videos namin dito sa Germany. Sa huli naming episode, napanood ninyo ang pagbibisikleta ni Isla, pati na rin ako kasama ng aking kaibigan. At sa episode na ito, ipapakita lang namin yung buhay namin dito. At ngayon ay kasalukuyang si Mrs. ay naghuhugas, mga kaibigan, ng plato. Mabait ito kasama ko eh. Ito niya, at meron siyang bagong binili. Ano yung binili mo mga? Ito, napili niya. Ganyan lang po kaligayahan namin dito mga kaibigan. Napakasipag niyan eh. Nakaschedule kami maghugas. Siya sa umaga, ako sa gabi. Wala namang ganun? Eh, meron diba? Sa gabi ako. Ayan. Parang ako lang naghuhugas lagi. Okay. So yan na ginagawa namin. Si Isla na sa eskwelahan. So naghuhugas lang siya. Ayan. Tapos ka na mo maghugas? Mga bangon tapos na maghugas. Okay, so kakatuyo lang nung labahan namin, tinupi namin, nilagay na namin sa aming cabinet. Ito yung cabinet namin. Yan, cabinet namin. Oh. Medyo magulo pa. Isara muna natin nakakaya. Ito yung cabinet namin. Nung dumating kami dito, nandito na yung cabinet namin. Okay, pati itong kama namin. Yan, nandyan na po yan, yung kahoy. Yan, pagdating po namin dito, nandyan na po yan. Tapos yung kama ni Isla, binili lang po namin yan dito. Na-assemble yan. Pag nagme-makeup si Mrs., dito siya tumatapat sa salamin. Yan, nandyan ang salamin namin. Okay, at syempre, yung aming lamesa, dito kami kumakain. Oo, dito kami nagsasalo-salo ng pamilya, nagkukwentuhan. Syempre, mas maganda pag kumakain ng pamilya, nagkukwentuhan, di ba? Yung family eats together, stays to forever or together, forever and ever, together and ever. Okay. So, yan. Naglagay lang kami ng design kasi nakita namin yung mga ibang mga Filipino may mga ganyan design sa bahay nila. Kinaya namin. Gano kami, maingiting kaming tao, yung gaya kami. Oh, yan. Tapos, dito nakalagay yung aming mga picture as a family, black and white, kasi mahilig ako sa black and white pictures. At syempre ito, special guest namin po, Arnold Clavio. Palakpakan nyo, special guest namin. Palakpakan nyo, Arnold Clavio. Arnold Clavio, nanonood po kasi akong balita. So, pinost ko lang kasi baka marinig. Kaya nakikita nyo si Arn. Nakamount yung TV namin, pinagyabang ko na sa inyo to eh, sa huling episode eh. Niyabangan ko na kayo na minount na namin yung TV namin. Kasi maganda pag nakamount. Tapos, ayan eh, mga chocolates kami. Chocolates. Ayan yung mga nakuha ni Isla nung Happy Halloween o yung Halloween party. May video din kami doon, napanood nyo naman yun. Ayan. Ayan. So napakasimple lang ng vlog natin ngayon. Pinapakita lang namin yung bahay namin, yung buhay namin dito. At yan, mayroon kaming nakalagay, Aljo, Isla, Arlene. Tapos mayroong figurine ng Little Prince. Isa sa mga favorite book ko, yung Little Prince. Ayan. So nandyan yan. So nandito yung mga books ko, mga aking mini library. Yung iba dyan na galing pang Pilipinas, dinala ko rito. Kasi mahalaga sa akin yung mga books na yan, binabasa ko yan. At part ng life ko yan.
At syempre, yung microphone na binili namin, kung saan nakapanood nyo naman, may mga videos ako nakanta ko. So ito yon. Medyo raw pa yung ano nito kasi nakasaksak pa dun sa laptop. So raw pa yung tunog niya. So yung napapakinggan ninyo, in-edit ko lang yon. Pero may balak akong bilhin na audio interface para maganda yung tunog niya. Kahit wala ng edit, maganda pa rin. Sa mga nagtatanong kung ano pong gamit kong video editor, Filmora po. Ayan. Filmora po ang ginagamit ko. Tapos yung laptop namin, binili lang namin to online. So Asus. Tapos yung dati namin ginagamit, lumang laptop ito. Lumang laptop to, nagana pa yan mga kaibigan. Diyan kami nagtatype, nagkasave yung mga ibang video files. Tapos kung may mga project ako, diyan ko inaano, nilalagay. Pero mostly itong laptop namin na bagong bili namin, ayan yung ginagamit namin for editing kasi mabilis siya. Sa video naman, gamit namin mga cellphones namin. May cellphone si Mrs., may cellphone ako, itong gamit ko, Xiaomi 10. Tapos meron din siyang cellphone, mayabang to eh, Xiaomi 11. Okay. Iba naming video, gamit namin itong DJI. Ito yung pinaka main video na kinacapture namin, yung DJI. So dito kami naupo, ito yung sofa namin. Relax, relax dito. Ayan. Siyempre yung balkon, medyo malamig na po sa labas eh. Pero papasilip ko. Ipasisilip ko sa inyo yan. Lamig na po ngayon. Paalis na po ang fall. Papasok na ang winter. So medyo madumi ang aming... Hindi naman madumi, magulo. Chaotic ang aming balkon. Sa baba naman, andyan ang aking mga babies, aking mga surfboard. Nung summer, nahilig ako sa pagsusurfboard. So unang nabili ko yung kulay pink, yung Penny. Yung Penny, maliit lang siya ito. Nabili ko lang to sa eBay. Binili ko sa eBay ng 10 euro. So ang ganda ng quality niya, bagong-bago pa. At ang gumagamit babae, German na babae. So nag-send lang ako sa eBay kasi binibenta niya. And then nagkita lang kami at binigay niya sa akin yan. 100% quality. So pinalitan ko lang siya ng gulong. Ay hindi naman gulong. Pinalitan ko lang siya ng yung truck niya. Kasi gusto ko nga ng alayo, parang surfing yung feel. So bumili ako ng adapter. Yung waterborne surf adapter. Ito yan. Yan. Okay. Binili ko siya sa Amazon. Okay, meron silang official Amazon account. So, bakit ko siya binili? Kasi mas surfing yung feel pag mayroong waterborne surfboard adapter. Ayun ang pagkakaiba ng skateboard at saka yung surfboard. Kasi yung surfboard, gumaganon siya. Yung skateboard is more on tricks at patalon-talon. Eh, medyo malaki akong tao. Binili ko yung... Eto... medyo malaki-laki. So hindi ko pa naayos yung truck niya. Pero meron na siyang surf feel. Gumaganong-ganon na rin siya. Pero bala ko kapitan din ng waterboard. So ito yung isa sa mga hobbies ko dito. Panoorin ninyo. Arnold Clavio, thank you sa pag-guest sa vlog namin. Maraming salamat. Papakita ko lang sa kanila yung ano namin. Yung surfboard. Papakita ko lang sa mga ka-team natin. Salamat, Arnold Clavio. So maganda na to. Bakit to? Ayan. Okay siya, di ba? Malaki kasi yung paa ko eh. Malaki kasi yung paa ko. Kasi ito naman yung maliit. Kaya naman, kaso syempre, mas maganda kong malaki. Di ba? Mas maganda syempre kung malaki yung surfboard mo. Okay. So yan mga kaibigan. Tsaka nung bata kasi ako, nakikita ko yung mga kaibigan ko naglalaro ng skateboard. Nainggit ako, wala naman kaming pera nung pambili ng skateboard kasi mahal. So ngayon medyo nakaluwag-luwag, bumili ako kasi gusto ko siyang ma-feel. Gusto kong ma-feel yung hindi ko naramdaman nung kabataan. So yun. Arnold Clavio, pakita lang namin yung video nung nagka-practice kami ni Isla. Kasi nag-practice po kami ni Isla, sa kanya naman yung scooter. Kasi nawiwili siya sa scooter, ako naman yung surfboard. Okay ba Arnold Clavio? Okay, pasok. 1, 2, 3.
free. Going, man. Where are you going, man? Whoa, man. We can see this way far. Okay. Oh, yeah. That's what I call you a dancer. Oh, yeah. Look at that booty. Look at that booty. Yes. Can you go this way? Oh yeah, my booty, your booty. I can follow your lines, yo. And the oh man, oh yeah, man. Look at you. Oh, see that guy? Look at him. You can see me, right? With my big, bloody, red tummy. Hey, you can come right here. Look at that ball. Look up. Look at this booty. Look at this booty. Habang naglalaro kami ni Isla, ay nalaman namin na meron palang festival na nangyayari sa kabilang kanto. Ang Asphalt Festival. Sa araw na yon ay pinapalabas ang isang dula na Yederman o Everyman ni Hugo von Hofmannsthal na binigyan ng bagong bihis dahil nilatagan ng musika ni Philip Hockner at ng kanyang banda. Nakakatuwa dahil marami ang nanonood at talaga namang mahilig ang mga aliman sa mga ganitong klaseng palabas, mga bata man o matatanda. Yeah.
din tayong magagandang dula sa Pilipinas na ipinalalabas sa Cultural Center of the Philippines, ang Virgin Love Fest. Ang gaganda po ng mga palabas dyan. Noong nasa Pilipinas po ako, ay dumadalo ako at nanonood. Wow, naitindihan mo? Wow. Oy, nagustuhan mo ba ang video ito? Kung nagustuhan mo, i-like mo na. At syempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, i-subscribe mo na kami dahil napansin namin na karamihan sa mga nanonood sa amin ay hindi pa nakasubscribe. Kung palagi ka naman nakaantabay sa aming mga videos, eh, mag-subscribe ka na. Kita-kit sa susunod na aming mga videos.